At dahil nga po sa pangyaring yan, ay nananatili pong nakasarado ang Adoration Chapel ng St. Peter Parish sa Commonwealth Quezon City. At para sa karagdagang detalye, kaugnay po ng ginagawang investigasyon, may live report si Mariz Umali. Mariz? Sige, closed indefinitely nga o mananatiling nakasarangan sa di pa malamang panahon ang Adoration Chapel dito sa St. Peter's Parish matapos ng looban at nakawin ng mga di pa nakikilalang suspect ang monstrance o ito yung pinaglalagyan, yung receptacle na pinaglalagyan ng ostya na sumisimbolo sa katawan ni Jesucristo. Nasa pagitan nga ng alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga kahapon ang mawala ang monstrance. Pero hanggang ngayon ay hindi pa malaman kung nasaan ito, no? Noong mga panahon daw na yon, Jiki, ay may nagaganap na misa. Pero dahil nasa baba ng simbahan ng Adoration Chapel, hindi ito masyadong napansin. Ginamitan nga umano ng lockpick, ang saradong sliding door para makuha ito. Normally kasi, Jiki, nakikita niyong yan, hindi makakalapit yung mga tao dun sa monstrance mismo. May sliding door na nakasarado para manatiling sagrado yung kinalalagyan ng monstrance. Bukas sa publiko mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang Adoration Chapel at pinag-aaralan nga ng itong simbahan kung ano yung mga maaari nilang reforms na maaaring gawin. Lubos nga kasi silang nagulat at hindi sila makapaniwala dun sa nangyaring insidente at ngayon aminado sila dun sa mga pagkukulang. Sinabi nila na wala kasing nagbabantay talaga dun sa Adoration Chapel. Ako personally, Jiggy, kasi alam ko sa mga Adoration Chapel, meron talagang nagbabantay na nagdarasal na hindi iniiwan yung mismong ostya, yung banal na katawan ni Jesucristo. Pero dito sa simbahang to, wala raw silang ganung nagbabantay. Kaya pag-aaralan nila na lagyan ito sa susunod pag nagbukas na ulit ito. Wala rin yung gwardiya rin ay hindi nakatutok sa Adoration Chapel kasi hindi naman nila inaakala na pagnanakawan pati yung simbahan. Balak na rin nila, Jiggy, maglagay sana ng CCTV camera pero naunahan sila ng mga nanloob. Gaya nga ng nabalita na galing pang Roma ang monstrance na idonate ng isang parishioner. Gold-plated na ito. Pero Jiggy, ang sinabi sa atin, nagkakahalaga ito ng $5,000 o mahigit 200,000 piso. Pero higit dun sa halagang ito ng monstrance, ang kinababahala ng simbahan ay kung ano yung nangyari dun sa sagradong ostya. Kung kinain lang daw ito, malilesen daw yung kasalanan. Pero kung itinapon ito, yun yung mas ikinababahala nila, kinatatakot nila dahil talagang lubos na pambabastos daw ito. At gaya nga ng sinabi rin sa atin, patuloy yung isinasagawa investigasyon ng mga pulis, pagamat hindi pa nila natutukoy kung sino nasa likod ng pagnanakaw, may mga lead na sila. At nakikita nila na umanong getaway na ginamit ay nauna ng kinarnap dati sa Caloocan at mukhang sangkot din yung grupong ito sa iba't ibang insidente ng pagnanakaw ng mga salarin. At yan muna ang pinagsariwang balita mula rito sa Commonwealth Quezon City. Maraming salamat, Marie Sumali.